Magandang hapon po! Welcome sa Faith Factor, sharing of ideas and conversations ignited by the Faith Factor. Makakasama po natin ngayon ang formator ng Our Lady of Guadalupe Minor Seminary. Para po sa inyong mga katanungan o reaksyon, maaari po ninyo itong ipadala sa comment section. Narito po ang ating speaker sa topic na Temptation, Choosing Life, Making Good Choices para sa Lenten Recollection Series ngayong buwan ng Marso. Please welcome Father Aldwin Ivan Gerolao. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ako po si Father Aldwin Ivan Gerolao, isa nga pong formator, tagahubog sa Our Lady of Guadalupe Minor Seminary. Welcome po dito sa Faith Factor sa ating Lenten Recollection Series. Hayaan niyo pong magsimula muna tayo sa isang maikling panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. Let us pray. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of the faithful, grant that by the same Holy Spirit, we may be truly wise and ever enjoy His consolations through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So muli po, magandang hapon po sa inyong lahat. Baka marami na po ang nagtataka sa inyo sa puntong ito, no? Nagsimba siguro kayo last Sunday, nagsisimba rin kayo siguro araw-araw, at napansin po ninyo, aba, sina Father naka-violet na naman. Yung mga sabit-sabit dito nung lay minister namin, yung nagsusubo ng ostia, naka-violet din sila. Yung aming altar, yung mga gilid-gilid, naka-violet na naman. Ano na naman bang ibig sabihin ito? Ito ba ay simpleng fashion lang? Bakit violet? Bakit purple? Mga kapatid, pag nakita po natin sa ating buhay pananampalataya ang color violet, purple, bilang nang din naman po ang ibig sabihin po niyan. Madalas po, pag nakakakita tayo violet, madalas, ang nakikita po natin dahil may pumanaw, may kapatid tayong namatay. Makikita nyo po sa blessing o kaya misa para doon sa pumanaw, naka-violet din po ang simbahan, naka-violet din si Father. Kasi ang violet, kulay din po ito ng pighati, sorrow, pagluluksa. Paminsan naman din, makikita po natin kapag ang mga pare naka-violet, ito po ay yung panahon na katulad po niya, no, si Pope Francis, nagpapakumpisal. Pag tayo naman nangungumpisal, kaming mga pare nakastolang violet, kasi ang violet din po, nangangahulugan ng pagsisisi, repentance. Pero ultimately, isa sa mga hindi madalas nating alam, ang kulay violet po sa ating buhay pananampalataya, nangangahulugan ng paghahanda. Ano pong ibig kong sabihin? Balik po tayo mga 3-4 na buwan nakakaraan nung November-December. Pansin nyo po sa mga altar natin, may tinatawag na Advent wreath. Katulad po nito, may isang kandila na kulay pink at may 3 kandila na kulay violet. At katulad po ng nakikita nyo ngayon, ang mga pari din nung panahon ng November to December, naka-violet din. Bakit? Kasi merong pinaghahandaan. At nung December, anong pinaghahandaan natin? Ano yung sinisimbolo nitong mga kandila nito? Paghahanda para sa isang napakasayang kapistahan. Ito yung kapistahan ng Pasko, ng pagsilang ng ating panahon o Christmas. Pinaghahandaan natin kasi masiyang salusalo ito, masiyang kapistahan. Ayaw natin na dumating tayo sa punto ng kapanganakan ng Panginoon, parang, ay, ayan na, Pasko na, kailangan may paghahanda. Kaya ngayon, kung mapansin nyo, nagsimula tayo last Wednesday, hanggang ngayon, naka-violet na tayo kasi may isa na naman tayong pinaghahandaan. At ito pong pinaghahandaan natin, meron tayong 40 days bago marating ito. At ito ay isa pa namang Pasko ulit. Ito po yung
Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. 40 days po tayong maghahanda, 40 days tayong mag-aalay ng mga sakripisyo, pagtitika, nang sa gayon, masulit natin, ma-cherish, ma-savor, ma-relish natin yung binigay sa ating kaligtasan ng ating Panginoon. Kaya anong meron tayo ngayon? Ito na po yung panahon ng Kwaresma o Lenten season. 40 days tayong maghahanda nang sa gayon, matanggap natin ang buong buo yung kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya nga, I'd like to remind you, without proper preparation and setting of our internal dispositions, the Holy Week and Easter Sunday will just be another holiday or vacation for us to enjoy. Kapag dumating po yung, sabihin natin halimbawa, nung Pasko, bigla na lang dumating si Jesus, December 25, walang paghahanda. At ngayon din po, kapag bigla na lang nabuhay ang ating Panginoon, wala man lang tayong ginawang preparation, itong ididiwang natin sa Holy Week, bakasyon. Hindi po natin masusulit na kailangan kong magtiis kasi yung Panginoon ko namatay sa krus, ako din. Sasabihin natin, ay, saan tayo pupunta sa Holy Week? Kaya mga kapatid, nasimula man tayo last week, bawas na yung 40 days natin, pero marami pang natitira. Hindi naman tayo minamadali ng ating Panginoon sa ating paghahanda. Meron pa po tayong mga panahon para maihanda yung ating panloob at panlabas para doon sa dakilang ibibigay na kaligtasan ng ating Panginoon sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay. Ayan na, balik tayo. Pag naka-violet, pwedeng may patay. Pag naka-violet, pwedeng may nangungumpisal, pwedeng may nagpapa-anoint na may sakit, magpapahid ng langis. Pero kapag naka-violet, tayo rin ay naghahanda. Kung paanong naka-violet tayo nung Adviento, kasi pinaghandaan natin yung kapanganakan ng ating Panginoon, in the same manner, we are also wearing violet because we are preparing ourselves for yet another, but not only another, the most important celebration in our faith. That is the resurrection of our Lord Jesus Christ from death. Ayan o, paalala lang, ang mga bagay na hindi pinaghihirapan o pinaghahandaan, mabilis nating mapapakawalan. Hugot ba si Father? Ayan po. So Lent. Sinisimulan po natin ngayon ng Lent. Magtatagal ito ng 40 araw, 40 days. And I'd like to bring to you what we had just last Sunday, the first Sunday of Lent. If we go back to the readings last Sunday, we will be reminded of one word, temptation. In our gospel, Jesus Christ was tempted 3 times by Satan himself. And the first reading from the book of Genesis was about the temptation and fall of our first parents, Adam and Eve. If we are to understand temptation, I cannot bring you explicitly, okay, we'll talk about temptation. There needs to be setting of ground before we can understand what temptation truly is. And first, I'd like to ask you, what is the purpose of man? Na-encounter ko po ito sa seminary. We have this professor, tinuturuan niya kami paano mag-homily. It's not so much yung content ng sasabihin namin, pero paano daw namin i-deliver yung aming homily. Ang una niyong tanong sa amin, what is your why? Ano yung iyong bakit? Bakit ka umiiral sa mundong ito? Madaling sabi, what is your purpose? If you cannot answer that directly, then baka wala kang halaga. If you do not know your purpose in this world, anong silbi? That's why if I will ask you right now, what's your purpose in this life? Ano kaya mga unang pumasok sa isip nyo? Nonetheless, I'd like to bring to you how the church understands the purpose of man. Medyo dogmatic, medyo gagamit ako ng ibang sources kasi mahirap explain eh.
According to our Catechism of the Catholic Church, number one, pinakaunang punto, andun na agad yung dahilan natin, andun na yung bakit, andun na yung purpose natin bilang tao. God calls man to seek God, to know God, and to love God. Meaning to say, we are truthful to our purpose. Nagagawa natin yung ating dahilan, yung bakit natin sa mundong ito, if at the very minimum, we are able to seek God, know Him, and love Him. Yan lang, sapat na. Pwede ka nang gumawa ng kung ano, basta itong tatlo, nagagawa mo. That's the purpose of man. Pero masyado pang highfaluting, no? It's like still in the clouds. Another, from the catechism, desire for God is written in the human heart because man is created by God and for God. Tignan natin lang yung the very words that the catechism used. Desire for God is written in the human heart because man is created by God and for God. Created by God, we know who created us. We know who is our source. Saan tayo nanggaling? That answers, okay, I'm from God. I'm created by God. But the second preposition, very important, 3 letters lang, but it's everything. Created for God. Para kanino? Para saan nilikha ang tao? What's the purpose? That's why being created for God, that's our purpose, purpose of man. Meaning to say, if you're created by God, but your purpose seems to be different, that's another story that we will tackle on later. Madaling sabi, only in God will man find the truth and happiness he never stops searching for. Now you might ask, Father, puro naman sa catechism, wala bang galing sa Bible? O sige, binuklat ko rin po yung Bible for you. If you read the letter to the Colossians, it says, all things have been created through God and for God. The same lang. This is the very verse where our catechism took the purpose of man. All things have been created, all things, including us men. We are created through God because He is God the Creator, our God the Father. And again, He created us not for anything else, but for Him, Himself. We are destined to go back to Him as His creatures. That is our very purpose. And if we are always being able to go back to Him, like what we have just in the first catechism, we are rectifying our purpose as man. Alam nyo po, I'm a techie guy. Mahilig po ako sa gadget, sa technology. And my classmates in the seminary are quite familiar with it. That's why when they want to buy a new gadget, ako yung unang nilalapitan. Tol, may bibili na ako eh. Pwedeng laptop, pwedeng cellphone, pwedeng whatever. Minsan, sinasabi ko sa kanila, ano bang gusto mong bilhin? Gusto ko bumili laptop. Ano ba yung latest? They will ask me. What's the latest? Ano yung pinakamaganda? Ano yung pinakasulit? Tapos yung iba naman magtatanong, magkano? How much? How much yung laptop na maganda? But I beg to differ that they are starting from the wrong question. Why? For me, although I'm not a really professional tech guy, but I always ask them, saan mo ba gagamitin? What's your purpose? O sige, bibili tayong laptop. Anong purpose mo doon sa laptop? Sasabihin nila, isip sila. Ano pang type lang? Microsoft Word? O ano pa? Facebook? Okay, Facebook. Ano pa? Manood ng Netflix? Okay. Yun lang? Oo, yun lang. Then I tell you do not need the latest. Why? Because you can do all those things doon sa cheap one.
Because we ask first the purpose. We ask first, ano yung gamit? Ano yung halaga bago mo bilhin? Otherwise, many things will be wasted. Bumili ka ng high-end, yung panglaro, pero ang gagawin mo lang pala, Microsoft Word. Sayang yung many features na hindi mo magagamit. And the same way, for us, let's go back to our purpose. Anong gamit ba natin? What is my why? Ano yung bakit? Am I being able to fulfill my real purpose? Or many of my features are not being used because I intend myself for another purpose away from God. Now that is why I will understand why Saint Augustine have written in his Confessions, "For you have made us for yourself." Siya na mismo nagsabi, "You have made us for yourself, and God, our hearts are restless until it rests on you." That's why there is an itch, may kate, may bagabag, deep within the core of our humanity, that nothing in this world can make me happy. We are familiar with stories, sad stories, of popular men, rich men, harming themselves. And we ask why. They have all the money, they have all the fame in the world that we ordinary people are longing. Bakit nagawa pa nila yon? It seems that happiness cannot really be found easily in this world. And Saint Augustine perfectly knows it by saying our hearts will not be able to rest. Our hearts will always long for something else. It will continuously itch until, Lord, our hearts are in your heart. Our hearts are in your hand. Ano pa sabi ng patron saint po ng klase namin, college and theology? Saint Thomas Aquinas, he said, "Men seek God as the object that will fulfill them and make them happy." Ultimately, in simple words, God is their happiness. God is the happiness of man. May kwento po itong si Saint Thomas Aquinas. Una, kung napansin niyo po sa painting, he is quite malaki, chubby, because ganun talaga siya. Less exercise, pero maraming aral, maraming dasal. Kaya nga nakagawa siya ng, so to say, encyclopedia ng faith natin, tinatawag na Summa Theologica. Sulat siya ng sulat, ang tali-talino niya, ang dami niyang nasulat tungkol sa ating Panginoon. There came a time, he had this beatific vision, perhaps in one of his prayer period or perhaps upon writing a good point again about God, nagpakita sa kanya ang ating Panginoong Diyos. That is the beatific vision, a grace given to a few of us where you were able to see God face to face, talk with Him. Nagkaroon siya beatific vision. God asked him, Jesus asked him, "Thomas, you have written well of me. What do you need from me? What do you ask of me as a reward?" Saint Thomas Aquinas simply said, "Nothing but you, O Lord. Wala na akong ibang gusto kung hindi ikaw." And you know what he did after that? After that beatific vision, after being face to face with God, after facing the purpose of his life, to know God, sinunog niya po lahat ng napakagandang sinulat niya. Sinunog. Kasi wala nang halaga to kumpara doon sa kasiyahan na makita ang Diyos. Na-reach niya na yung very purpose niya, to know God, to seek God, to love God, to be face to face with God. Wala nang ibang saya pang makahihigit doon para sa kanya. And all the things, kahit na magaganda, wala nang kwenta kapag kaharap na natin ang ating Panginoong Diyos. Lastly, regarding the purpose of God, this is my favorite, so to say, spiritual writer. He is Father Ronald Rollheiser. I'm currently reading his book, Wrestling with God. And I happen to read there itong tinatawag na primordial kiss. Diba, sabi ni Saint Augustine kanina, "Our hearts are restless until it rests on you, O God." Bakit nga ba hindi tayo mapakali?
bakit nga ba parang di tayo, lagi tayong may hinahanap something from deep within? Sabi ni Ronald Rulheiser, may nabasa din siyang isa pang libro na there is such thing as a primordial kiss. What's that? What's the story about it? Our souls, before entering into this body that we have right now, it existed with God. Itong mga kaluluwa na to, kasama ang Panginoon. Now, kailangan dumating sa punto na magkaroon ng katawan itong mga kaluluwa na ito. And the last thing that God will do before putting that soul into that body, the last thing God does is to kiss it. Halikan. And ngayon, papanganak tayo, lalaki tayo, we will realize we're longing for something. Laging may hinahanap tayo. Hinahanap natin yung unang halik. That first kiss of true love. We are always longing for it. Kaya pansin natin, yung mga labi na yan, kung saan-saan na dumampi, iba't ibang tao, pero di lang sa tao. Dumadampi din sa pera, dumadampi din sa kapangyarihan, dumadampi din sa kasikatan, because we're itching deep inside, we're longing, saan ko nga ba unang nahalikan yung true love na yun, bakit hindi ko na siya mahanap? And we hope that in the many cases that we have, baka isa dun sa mga halik na yon, yung unang halik na aking natikman bago ako magkaroon ng katawang lupa. So, to cap it all off, again, what's the purpose of man? In my personal words, life is just a relentless search for Jesus. My purpose in life, as a priest, as a person, as a human being, is to search for Jesus. And in hopes na pag natagpuan ko na siya, as a pastor, I may be able to share it with you also, that you may also be able to find Jesus. Yun lang yun. Naghahanap tayo ng kasiyahan sa maraming bagay, but ultimately, deep within, we do not know. We are just simply looking for Jesus. Now, we go the opposite direction. What if, di ba kanina, search for Jesus? What if we do not seek Jesus naman? We do not find Jesus? What if we stop seeking Him, knowing Him, and loving Him? Ano yung tawag dun? If we just go opposite ways, familiar po kayo dito? The apple? The serpent? If we do not seek for God anymore, if we do not put some effort to know Him, to love Him, then perhaps we are already sinning. Tinatalikuran, hinihindian na natin ang Panginoon. If we are not being faithful to our purpose to be with God, if we are going opposite to our intended meaning in this world, perhaps we are sinning. As the Catechism of the Catholic Church would say, sin is humanity's rejection of God and opposition to Him. Sin is an abuse of the freedom that God gives to created persons so that they are capable of loving Him and no one another. We are made for God. We are made by God. But once we put another purpose in ourselves, yes, we are created by God. At ang idinugtong natin, I am created by God and I am for something else and not for God. Then I'm afraid. That's the time we lose our meaning. That's the time we sin. Nagkakasala na tayo. In my own words again, sin is simply finding happiness outside Jesus. Pag ang kasiyahan po natin, hindi na kasama si Jesus, hindi na ang kasiyahan natin, hindi na pasok sa mga turo ni Jesus,
hindi na natin purpose yan. At kapag wala na tayo sa purpose natin, nagkakasala na po tayo. That's why I've coined it as sin as repurposing ourselves outside the original purpose of our Creator. Alam nyo tayo mga Pinoy, mahilig sa ganyan eh. Yung upuan, nagiging tuntungan. We'd like to repurpose things. I remember a classmate of mine way back in high school. Nung nasa minor seminary po kasi kami, ini-instill sa amin na laging may dalang sa mga bolsa po namin, laging may dalang rosaryo. O kita nyo, may dala ako ha? Laging may dalang rosaryo. At kapag wala kang rosaryo, meron kang little service na gagawin sa community. Bakit tinuturo sa amin magdala ng rosaryo? Una, kapag nangangailangan kami ng tulong ng mahal na birhen, isang dukot lang sa bulsa, andyan agad ang mahal na birhen. Pero ikalawa, para maturuan din kaming magdasal ng rosaryo. Ede, isang araw, nakalimutan ko sa aking locker yung aking rosary, nakita ng kaklase ko, oh, okay yan ah, wala kang rosaryo. Ano pang rosary mo? Daliri mo. Eh, may ibang gamit yung kamay mo at merong purpose din yung rosary na yon. That's why, from then on, nagdadala na po ako lagi ng rosaryo. If we find our purpose outside of Jesus, if we deviate from the intended purpose of God in our life, that's the time we lose our identity. That's the time life becomes quite miserable for us because we are already sinning. So, at the right, that is our purpose, to be with God, to be with Jesus. And at our left, that is rejection of God, repurposing our lives, that is sin. Sasabihin nyo, si Father, ang topic, temptation, kanina pa dada ng dada. Hindi pa natatakil yung temptation. Oo, wait lang. My dear brothers and sisters, temptation is found where? Doon po siya makikita sa pagitan of being with God and being away with God. And to choose between the two, God has given us freedom. Pansin nyo, hindi niya tayo pinipilit na kung gusto natin kasama siya. Hindi nga tayo pinipilit kung gusto nating malayo sa Kanya. Hindi tayo pinipilit kasi may freedom. Nasa ng tukso? Nandun sa kalayaan. Doon tayo madalas tinutukso ng kalaban. Pero doon din naman tayo tinutulungan ng mga anghel na sumunod naman sa Panginoon. Saan ba nagsimula itong mga tukso-tukso na to? Balik tayo sa Bible. From the very first book of the Bible, the book of Genesis. Here, in Genesis 1 verse 16, God said, Let us make humankind in our image according to our likeness. Kaya kung tutuusin, if we are a bit imaginative about it, ang swerte-swerte ni Adan at ni Eva. Why? First, kawangis nila ang Panginoon. If we are to put God the Father, Adam and Eve side by side, siguro hindi natin ma-distinguish because they are very magkamuka, magkawangis, image and likeness nga eh. At napakasaya, imagine, they are dining with our God, they were able to talk to Him, walk in the garden with Him. Pero nakakapagtaka, image and likeness na sila. Naka-beatific vision na sila, nakikita na nila face to face ang ating Diyos. How come they still able to replace God with the temptation of the serpent? The same thing in our gospel last Sunday. Jesus was also tempted. Turn these stones into bread because you are hungry. Allow your Father to save you if He really loves you. I'll give you all the power and control in the world if you will just worship me. Minsan napapaisip ako, di ba ganun din naman tayo katulad ni na Adam at Eve? Lahat na ng pagmamahal,
lahat na ng biyaya ng Panginoon, ibinubuhos na niya sa atin. Especially when we receive Him in the Blessed Sacrament, sa banal na ostya, sa komunyon. Tanggap natin ang lahat-lahat ng ating Panginoon. Nangunguya natin siya, sumasaloob sa atin ng ating Panginoon. But still, how come? Lagi natin siyang napagpapalit sa mga panandaliang saya. Because my dear brothers and sisters, the temptation of devil for us is it wants to make us believe that what we have will never be enough. Sinasabi niya sa atin that Jesus will not suffice for us. Take a look at Adam and Eve. Satan tempted them by saying, "Oh, you eat it, kainin mo yan. Kasi pag kinain mo yan, magiging katulad ka ng Diyos. Magiging kaisa ka nila, magiging mas higit ka pa sa Diyos. When in fact, they are already image and likeness. They're already side to side with God. But the devil is telling them, kasama mo na Panginoon, kulang pa yan. Maliit pa yan. It is not enough. Long for more, seek for more. And in that longing for more, seeking themselves outside what's their intended purpose, that temptation na paliitin ano man yung meron tayo, that's the lure, that's the temptation of Satan. Diba nung pandemic, there's such thing as hoarding. Hoarding na bili ka ng bili ng maraming bagay kasi baka maubusan ka, baka mawalan ka. When in fact, you do not need so many to feel secured. You just need enough. Kailangan lang yung sasapat. Hence, we need more. We are tempted to have something greater than God when we are created for God. Be careful with the temptation of the devil. Because most of the times, if we do not notice it, it simply tells you na, ang Jesus mo, inalay yung buhay sa krus, may masigit pa dyan. Ito pera, ito laman, ito kapangyarihan. Masasaya ka pa kapag wala si Jesus, wala ang Diyos sa buhay mo. But let's go back to my first slides, to your purpose. You do not need to go outside of God because God is everything already. Why will you deny everything? Nasa iyo na lahat, pagpapalit mo pa yung lahat. I'm reminded of our prayer. Di natin alam, lagi tayong nagdadasal, di ba? If you can join me, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Lead us not into temptation. Balik tayo. Temptation is that longing for more. Longing for something outside of Jesus. Temptation telling you that Jesus is not enough for you. We are always praying every day, Lord, please lead me not into that temptation na hindi ka sapat sa buhay ko. Lord, please help me to battle the temptation that I need something greater than you when I am made for you. That you are my ultimate end and yet I'm looking for another end in my life. Yes, we are praying that lead us not into temptation. But the antidote to battle temptation is also in the same prayer. Give us this day our daily bread. Balik ta rin natin ng kaunti. Lord, lead us not into temptation by giving us this day our daily bread, by giving us what we need. Have you asked, Lord, bakit yung dasal namin hindi give us today and tomorrow's bread? Bakit today lang? Diba, give us this monthly bread. Mas okay yun, or they at least covered 30 days of bread. But God, Jesus taught us, give us this day our daily bread because He is teaching us the antidote to that temptation.
Seek what is only enough. Seek what only we need. If you long for more, if you long for your daily bread, for tomorrow's bread, for weekly bread, for monthly bread, then you are being tempted to not be happy with what you have only today. Contentment, letting God be enough for us. Let's go back to our gospel last Sunday, the temptation of Jesus. How did Jesus battle out Satan and his many lures to him that day? Sabi, gutom na si Jesus. Jesus was hungry. He could have turned those stones into bread. Why did he not turn it into bread? Because Jesus is content. Contento si Jesus na alam ng kanyang ama yung kanyang pangangailangan. That he does not need to transform this because I know sooner or later, my God will give me what I need. That my Father is enough for me. Pinakita niyo contentment and trust sa kanyang ama to battle out the temptation. Second temptation, Jesus was being brought to a high building. Sabi ni Satan, talon ka dyan. Kung talagang mahal ka ng ama mo, papadala niya isang katutak na anghel niya para iligtas ka at hindi dadaplis ni kuko mo doon sa lapag. But Jesus is content that even without any feat, powerful feat or miracle, he is trusting and content that his Father loves him. Whether with miracle or not, that his Father loves him so much. E tayo paminsan, di ba? Kapag di lang masagot prayer natin, pag walang himala sa buhay natin, tatampo na tayo sa Diyos. We equate being loved by God if our we equate being loved by God if our prayers are answered. And what if our prayers are not answered anymore? Ay, sabihin mo, di ka na love ni God. Be content. And lastly, Satan is offering to Jesus the multitude of powers and control in this world. But Jesus is content with only the control of his Father, with the will of his Father, na hindi niya na kailangang lumabas doon para hanapin pa ang kung ano-anong mga bagay. He is content with his Father's will. Kaya nga siguro sa Lord's Prayer din, no? Ang nakalagay doon ay, Your will be done on earth as it is in heaven. Because he is content that whatever the will of his Father be for him, he is trusting that it is the best for him. My dear brothers and sisters, I'd like to bring you to the underrated virtue of contentment. Of letting God be enough for us, especially now that we are beginning our 40 days of preparation for Easter. It's not wrong to long for more, especially if mangangarap ka lang din naman, di ba? Sasabi natin, mangarap kayo to the max na. But when it comes to our faith, when it comes to our desires, let it be enough to desire God alone. Kapag ang kasiyahan natin hindi kasama si Jesus, then perhaps that's a question mark for us. We are being tempted to go away from our original purpose, from the intent of our Maker. Why did He make us? Do not worry. Sabi sa Corinthians, God is faithful and He will not let you be tempted beyond your strength. Lahat ng ating mga tuksong pinagdadaanan, tailor fit for us. What do I mean when I say our temptations are tailor fit for us? Yung temptation mo, hindi temptation ng iba because God is building something in you. He wants to progress you in a certain aspect. In the same way that others are facing different struggles because God has different virtue for them to grow or to progress as well. And I continue, but with the temptation, will also provide the way of escape so that you may be able to endure those temptations.
May God be enough for us. May God suffice for us. Let us seek what we need and not for more. Gaya nga po nung sabi ko sa mga homily ko last Sunday, ano ba talaga yung contentment? Is contentment yung having so much so that you feel secure and you feel, I'm already content with this. Na marami kang pera, marami kang ari-arian, marami kang kaibigan, tapos okay na to, sapat na to, I'm content. Is that contentment? Having more to feel secure? Or is contentment looking at the little that you have? As long as that little is coming from God, that little becomes our everything. That is contentment. Maliit man ang meron tayo, pero galing to sa Diyos, then that little, itong maliit na to, ito na yung lahat, it becomes our everything. Tukso. Marami pa tayong haharaping tukso sa mga darating na araw. Naalala ko lang kanina, on my way here sa TV Maria, yung Grab driver, tinanong ako, seminarista ka po? Ay, hindi po. Awa po ng Diyos, parina. Gano po kayo katagal naging nag-aral niyan? Sabi ko, mga 13 years din po. Ang laging tinatanong sa aming mga pari at seminarista, sasabihin, totoo po ba yun? Dun sa 13 years na yan, may isang taong kayong lalabas at tutuksohin kayo? Una, totoo po naman yon. At least sa formation ko, meron kaming PSIY, 1 year, that di naman kami tinukso, but rather we are exposed to many things so that lumawak yung aming pananaw sa aming bokasyon. Pero kung tukso, marami naman din po kaming naging tuksong naranasan bago umabot dito sa puntong ito ng aming bokasyon. But we always go back. Being tempted, we go back to our purpose. Para kanino ka? Sino gumawa sa'yo? What's your purpose? And staying at that purpose, being content with it, not seeking for more and not seeking for less. Contentment, doon ka lang sa binigay ng Diyos. And like Jesus in our gospel last Sunday, the devil will leave you and the angels of God will minister to you. Sana po kahit papano meron po kayong natutunan sa akin. So in choosing life, making good choices, before asking what more do I want, what more do I seek, ask first what is. Ano munang meron ako? Minsan di mo alam yung meron ka, sapat-sapat na. Maraming salamat po. Maraming salamat, Father, sa napaka simple at linaw na pagpapaliwanag tungkol po sa temptation at making good choices. At dahil dyan, Father, mula po sa ating mga live viewers, meron pong mga nagpapaabot ng mensahe sa inyo. Una na po, si Piety Fidelity. Sabi po niya, Amen, watching from Kampala, Uganda. Si Nanette Cesar, thank you for enlightening us, Father. Si Rog the Sixth, sabi niya, Father Aldwin, napakaganda po at ang impression ko po sa inyo ay parang ang bata pa po ninyo, pero napakadami po ng inyong natutunan. Pero napakadami po ng aking natutunan. Your aura is full of wisdom and humbleness. God bless you po, Father Aldwin. Si Pen Mirabueno, good afternoon po, Father. Si Janet G, magandang hapon po, Father. Si Jess B. Adalain, Father Aldwin, full of God's wisdom. Si Faye Quintal, thanks, Father, for this Lenten recollection. Si Rosalinda, Father, Rosalinda Luna, sabi po niya, maraming salamat po, Father Aldwin. Simple, madaling understand at mas madaling gawin upang matupad ang purpose ni God sa atin. Ang question po, galing naman kay Jess B. Adalain.
Father Aldwin, someone told us that apple tree in the Garden of Paradise and its fruit eaten by Eve in the Garden of Paradise is Jesus himself? First time kong narinig yan. But if we have to go back to the Bible itself, first, actually, it was not mentioned what kind of tree and what kind of fruit did they eat, Adam and Eve. It's just a fruit. Ang more concrete pong nandoon, there was a serpent. So kapag ang drawing ng puno na may parang ahas, yon totoo pa yon. Pero the fruit, we do not know for certain. Merong iba, grapes, yung iba, whatever fruit, pero mostly apple. But to the question na, is it God? Is it Jesus himself? Wala naman ding nasabing si Jesus yon. It was just the fruit coming from the tree of good and evil na as the tempter, as Satan have described, once you eat it, you will be like God. Eh, kinakain naman natin si Jesus Christ sa misa, di ba? Are we being gods? No, but we are becoming configured to God. Thank you, Father. At meron pong mga pagbati pa rin mula naman po kay Juliet Kunan. Thank you, Father Aldwin. God bless. Mula kay Annalisa Anel Losainon. Thanks, Father. Si Corazon Francisco. Thank you po, Pads. Amen po talaga. Si galing naman po kay Cosmos Bipinantus, watching from London, UK. Meron din po, galing naman kay Antonia Rodriguez Kylo. Very enlightening talk. Si Melchor Dumaga, thanks Father, God bless you. Mula naman po kay Veronica Gahol Bracamonte, thank you for being the way of the Lord to us, Father. Mula po kay Teresita Marquez, thank you Father Aldwin sa magandang sharing ngayon. Meron pong tanong, Father. Sabi po niya tungkol po dun sa temptation is always there. Wala pong exempted. Pero kailan po ba talaga nagkakasala? Okay. Now, meron akong kaklase, naalala ko, no? This is kind of funny, pero he encapsulated yung concreteness nung temptation at pagkakasala. Sabi niya, hindi lahat ng umiinom nalalasing. Hindi lahat ng natutukso nagkakasala. Pero lahat ng nagkakasala, natutukso. So, kailan natin madidelineate yung natutukso lang tayo and we already sinned? First, we have to understand that there is such thing as concupiscence. Concupiscence, medyo technical, no? This is the inclination of man to sin, to fall because of having inherited the original sin coming from our first parents. Talagang aminin natin sa hindi, we are likely to be swayed by the devil, by the tempter. But once we give in our freedom to choose, no, we already allowed to bring ourselves to that temptation. We consented doon sa tukso sa atin. We deviate from God. Nalalayo tayo. When we give our consent, madaling sabi, when we give our yes. Yun lang yun. But if you give your yes to Jesus, no to evil, then you're doing good. If you give yes to devil, consequently, you are giving your no to God. You are rejecting God. Balik tayo sa catechism kanina. Rejection of God, opposition to God, is sin. So, when you give your no, your rejection to God, kasalanan. Napakalinaw, Father, ng paliwanag. Pasalamatan muna po natin, Father. Meron po tayong 50 live viewers from YouTube and 500 plus Facebook
viewers. Thank you. Patuloy pa rin po dahil narinig nila na binabasa ang mga pagbati, kaya dumating pa po yung mas maraming pagbati. Kasama na po dito si Rhea Tan. Thank you, Father Aldwin. Si Viv Sani. Thank you, Father Aldwin, watching from Vancouver, Canada. Si Hansiel Lagustan Sante. Salamat po sa mga paliwanag from Lucena City. Si Jen Badilla. Thank you, Father Alvin, for sharing the words of God. Ang linaw at madaling intindihin. God bless, Father Alvin. Si Jong Cabornay. God bless you, Father. Thank you. Mula naman po kay Benny Wilma Lupera. Thanks, Father. God bless you always. Si Marilu Mahinay. Thank you, Father, watching from Germany. Wow. God bless. Thank you. Si Flor Kasupanan. Thank you, Father Aldwin. God bless. Mula kay Annalisa Bello Villas. Young priest but full of learnings. Thank you po, Father Aldwin. More to learn next week. Mary Sara Flores. Father Aldwin, thank you for showing clearly that we will always remain focused on the intention of God for us, so that we will remain close to Him, away from temptation. Thank you so much. Mula naman po, may question po si Carmen Villa. Saan po parish ka assigned? Salamat sa simple but super deep reflection for our Lenten Recollection. God bless po. Currently assigned po ako as a formator, or ako po yung gumagabay sa mga gustong magpari on a high school level sa Our Lady of Guadalupe Minor Seminary dito po sa Guadalupe, Makati rin. Kung di nyo na po matanong, kami po ay katabi po ng San Carlos Seminary. Okay po. Yan, Miss Carmen, nasagot na po ni Father. Si Natalie Cruz, sabi niya, hello po, Father Aldwin. Thank you po, watching from Tokyo. Si Hansiel Sante, quick question po. Bawal po ba kumain ng karne pag Lent? Ang pwede po kumain ng karne pag Lent, except kapag Fridays, ang tawag po natin dyan ay abstaining. Kasi diba, kailan namatay si Jesus? He died on a Friday. So in every Friday of Lent, we commemorate His passion, His death for us. So we join Him sa Kanyang passion by offering something that which are rather convenient for us, especially eating tasty meat. Pork, beef, chicken, and instead we can eat eggs, vegetables, fish to replace it. A little sacrifice in union with God and in unison, in solidarity with our brothers and sisters who are hungry as well. Mula naman po, mga pagbati pa rin, Father, mula kay Kim Irwin. Well explained, sweet ng voice ni Father. Mula po kay Feto Gade Mercado. Thank you, Father. Si Maricor De Castro. Maraming salamat po, Father Aldwin. Si Lane De Mesa. Thank you, Father. Kahit late ako, marami akong natutunan. God bless. Father, question po ulit. May kinalaman naman po doon sa relentless search for Jesus. Kumbaga parang nasa iyo na ang lahat kapag ka natagpuan mo si Jesus. Ang question po niya, paano po kung nag-iisa lang naman po akong searching for Jesus? Hindi naman po kaya malungkot iyon? Well, the premise is you are looking for Jesus alone. Magiging malungkot ba yon? Una, well, pwede nga totoo naman na masaya mahanap si Jesus when we are with someone, or we are with the community as a group, as evidenced by our parish communities. Sama-sama tayong naghahanap pag may mga charismatic groups tayo, mga ka-Bible study. But if God leads you to find Him alone, then perhaps that is your tailor-fit journey, that is His tailor-fit journey for you. Kasi, gaya ng sabi ko rin kanina, God, in a way, allows temptation for us na iba-iba. Your temptation is different from the temptation of someone.
And so the same, our journey towards Him. Your journey is different from the journey of others if Jesus allows you to be alone, because He, matatagpuan mo lang siya pag mag-isa ka. And who knows, at the end of that journey, if you had that beatific vision, the same as St. Thomas Aquinas, what joy would it be to share it? You can now go back to communities, to other people, to share Him. Nagamit mo pa yung pagiging alone mo to find Him. Thank you, Father. May comment naman po. Sabi niya, thank you for reminding me my purpose in life. I am created by God and for God. Meron pa po ulit na mga messages mula naman po kay Annie Hidalgo. Thank you, Father, watching here in Israel. Si Mirna Ragasa, Father Aldwin, thank you for your talk. Mula po kay Maria Fe Manzanilla Gandia, thank you, Father Aldwin, God bless. Shout out kay Father Viel Bautista. Mula naman po kay Joe Dasig. Salamat, Father. Ngayon, naliwanagan na ako about sa pagkain ng karne sa Lenten season. Watching from Chiba, Japan. Si Zenny Santiago. Hello, Holy Cross. Mula siya sa Holy Cross Parish, Concepcion, Tarlac. Thank you po, Father. Si Liway Rivera. God bless you, Father. Si Aleni Junko, first time ko pong manood. Ang ganda ng explanation ni Father. Damang-dama ko po presensya ng Diyos sa bawat salita ni Father. Thank Salamat you, sa iyo, Father, watching from Kuwait. Si Belinda Ocampo, I was able to attend the mass you had at Soledad de Manila. Magaling siya na homilist. Thank you for this Lenten recollection, Father Aldwin. Meron pa po ulit... tanong, although ilang minuto na lang po ang natitira, last question po siguro. May age limit po ba ang searching for Jesus? Baka po kasi para sa mga adult lang or mga seniors lang ito. Kasi po kapag kabataan, there are so many choices in life. May age limit ba ang paghahanap, our search for Jesus? Una, no. Because in many ways, marami din naman up to, alam niyo yung mga kwento ng mga matatanda, pero yung pagtanda, paurong, yung mga matatanda na bumabata, kasi imbis na they learn, they progress in their wisdom, they become a source of our inspiration, pero aminin natin, most of our elders, sila yung ang susungit, sila yung mga sakit sa ulo natin. Meaning to say, perhaps they have not yet found Jesus. They are still searching for Jesus. So, kung age limit, di ko masabi kung meron ba. Because longing for God, una, it takes a lifetime. Swerte yung mga Carlo Acutis, Blessed Carlo Acutis, he found God at a very early age. Mas bata pa po sa akin. Teenager yata siya or early 20s, he dedicated his life to God. Now he is a blessed, sooner or later become a saint. Swerte nila. But for us, if we are still in this earth, perhaps the journey to find Him, the mission to find Him, to purpose ourselves to that purpose given by our Creator, is still ongoing. And who knows, like St. Thomas Aquinas, kapag nakita na natin siya, we were able to face to face with God, then perhaps the searching also ends. Now, we can also already surrender everything. Meron din naman tayong mga matatanda na given up everything, enjoying life, even with something or kahit kakaunti lang meron sila. Because they have already fulfilled their mission God has given them. Maraming salamat, Father, pero tayo po ay nasa dulo na ng ating programa, kaya anyayahan na po natin ang ating mga manonood para sa susunod na Miyerkules at hihingi na rin po namin ang inyong pagbabasbas. Una po, nagpapasalamat din ako sa inyong pagsubaybay at pakikinig. Manatili pa po tayong manood sa mga susunod pang mga Miyerkules. Marami pa pong mas mahuhusay na magsasalita tungkol sa ating Lenten journey, tungkol dito sa paghahanda natin sa muling pagkabuhay ni Jesus.
sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you po.